Thursday, and Thursday is the last day of work for a week, kaya mamaya nga pala ay back to back namin ni Paula Donesa official sa aking channel. Pag kaya ay libre, pwede kayong manood sa aming back to back with Paula Donesa official. And yo, Daniel Berry Sports ang laging present, always present sa atin. This guy winning Saliram Gamer. Oh, ito yung mga laging ko eh, laging available, laging andyan. Shout out to Saliram Gamer. Thank you for coming to my live stream. I'm back. Actually, I'm off to work today. Trabaho. Medyo nasa traffic pa dito sa stoplight. It's been a while. Hindi ako nag-live stream. Back to work na kasi. Few days back, lakas ng kuha, ng lakas ng ulan. Grabe, lakas ng ulan. Oy, Cassandra. Shoutout naman, Cassandra. Ayan, nga pala, ang aming back-to-back also with Cassandra. That will be on Friday. Itong coming Friday, our back-to-back. So, dun sa kanyang channel, kay Cassandra. Tita Mons and Tita Mads. Si Tita Mads andun na sa kan, andun na sa work. Inihatid ko na siya. Yes, that will be tomorrow. This coming on Friday. Yes, tomorrow. Thank you, bebe. Magandang morning. Off to work na si Tito. Oh, she, just him, she makes bug. A shout out to you. She from Saudi Arabia. Dito rin siya, malapit sa akin, ha? Si she makes bug. Salamat, salamat mo. Papunta pa lang ako ng work. Si Tita ando na, na ihatid ko na si Tita sa kanyang work. At dito pa lang ako sa stoplight. Super init. Dito.
super 40 degrees Celsius. Sobrang init nga niyan eh, yung 33 na nga eh, 35 eh, mainit na, 40 degrees Celsius pa. Mas mainit 'yan. Mas mainit 'yan. 40 degrees. Kayo dyan. Maluto na itlog ko niyan, 40 degrees Celsius. Parang ayaw mo nung lumabas ng bahay, ganyan ka kainit, 40 degrees Celsius. Oh, mas maaliwalas pa yata sa kwan, mas maaliwalas pa yata sa labas kaysa sa loob. Kung gusto mo na lang sa ilalim ng puno ka na lang, ano, kasi sobrang init. Dami nag-viral na lang yun. Bakit kaya ngayon, ano? Parang climate change na talaga, no? Climate change na talaga. Maraming, alam mo, maraming mga ka dyan. Yung iba naman kasi na mga bahay, hindi naman ganun ready sa ganung kainit. Sobrang climate change. Yung iba talaga, magpilitan ka mag-aircon. Pag mag-aircon ka naman, grabe ang bill mo sa kuryente. Pag mag-aircon ka. Hina na ang 5,000 sa kanin sa isang buwan. Nag-aircon ka. Kasama na yung mga ibang appliances mo. Beginning in your eyes. Wala nga pong puno, matatambayan. Sa probinsya, 45 degrees Celsius. Pero di alam ang kan, di ramdam. Dami puno. Tapos kan, sa Manila, grabe. Oo, grabe sa Manila. Hindi lang, bebe, saka sa Manila, kan eh, malagkit siya. Malagkit. Kasi polluted na rin, mainit na, malagkit, lahat na, humid. Kaya may gigiyop pa nga sa probinsya eh, kasi maraming mga puno. Hindi talaga, lalo na yung 3 PM, 4 PM, Diyos ko, di ka mapakali sa init. Alam mo yung tipong gusto mo na lang laging kan, nakababad sa tubig, nakalubog yung katawan mo sa tubig, ano? Tipong ganun. Tapos parang ayaw mo lang magdamit. kahit nga nakasando ka lang eh, tagaktak pa rin yung pawis mo, no? 8 to 9 a.m. Tito, tindi, sobra, lagkit ng pawis na. Rio, tonta! Ayan, shout out! Miss Rio, sana eh, okay kayo dyan, ano, kahit na sobrang init. Naligo nga ako, tito, na may yelo to. Lalagyan mo na talaga ng yelo kasi at least paano makaramdam ka malang ng konting lamig, ano. Lagyan mo ng yelo yung tubig. Pero after a while, pagkatapos mo maligo, siguro mga after 15 minutes to 30 minutes, ayan na naman, nainita ka na naman, tagaktak ka naman yung pawis mo. Okay lang naman, dito kasi, init kung init, pero walang pawis. Hindi ka tinatagtak,
tagaktak ang pawis. Diyan, mainit na, humid pa, tagaktak pa, parang kang nasa sauna. Ganun ang feeling. Eh, magkakasakit talaga. Walang pasok mga bata. Pagpasok ng April, laging suspended ng DepEd. Nasa loob ng freezer. Napapanggap na ice cream. Tami ka tawa sa iyo, Rio. Ang ganda ko niyan, ano? Ang ganda. Ang gandang pampost yan, ano? Ay, Rio, kamusta ka na? Okay lang dito, Mons. Nasa loob ng freezer, nagpapanggap ako ng ice cream. Ano? Ang gandang pampost yan, eh. Sa, kan? Sa FB. Ay, Rio, kamusta ka na? Eto, sa loob ng freezer, papanggap na ice cream. Dahil sobrang init. Hello, wala. Diyos ko. Nagpanggap akong popsicle. Feeling ko selecta ako, selecta ice cream. Wait lang ha, basahin ko yung mga comment nyo. At narito lang ako sa lugar na kan, need na mag-concentrate. Ano ba to open? Naka-open sa Pilipinas. Parang naka-open nga sa Pilipinas yung oven. Sabi. Ingat kayo. Drive ako. Yung nagpapanggap na salad at ice candy. Tawa ako. Papanggap. Ay, ang inlog natin. Sana na lang tayo sa ating King. Good morning, King. Shout out kay King. Emski! Tito Mons, keep safe driving po. Salamat, Emski. Si Ems. Jen na walang cute. Ay, grabe siya. Grabe na to. Jen, cute na tuyot. Dahil sa init. Ay, si Emski, salamat ha. Sa iyong pagkaway-kaway dyan. Ayan. Off to work lang ako ngayon. Jua, update lang na kaunti. Charot-charot lang. Hin-hin na walang log-log. Nagpapanggap ka kasing tinapay. Kaya nasa isang malaking pugon ka ngayon. Oh my God. Kaya nga, alam mo, kung na lang yan eh. Tawag dito. Mindset na lang yan. Kumbaga, mindset. Basta ang isipin mo, para kang ice cream o fruit salad na nasa freezer para hindi ka mainitan. Siyempre, iniisip niyata ni Jen Cute, isa siyang tinapay eh. Na nasa loob ng oven, yun yata yung kanyang iniisip. Kaya yun, kaya siya nalalamigan.
Artisal katabi pa naman dito, bakery. Ah, may katabi kayo ng bakery. Yung cute! Miss ka na daw ni Bebe Shay Shay. Kailan ba matutuloy ang ating back to back to back with Jen Cute? Naalala ko lang kasi si Jen Cute, si Bebe Shay Shay, okay naman ang kanyang sound. Si Bebe Jen Cute, hindi na okay ang sound, nahuhulog pa. Eh gusto ko sanang mag back to back to back tayo ni kani ni Jen Cute. Kaya ang iniisip ko lang si Jen Cute yung kanyang sound system. Parang gagawin lang din natin kagaya nung kay Kwan, kay Paula Donesa. Comedy, parang ganun, Comedy Central. Comedy live stream. Hindi yung seryoso. Para masaya, di ba? Just comedy live stream tayo. Chehinlog. Ay, naku, saan ako magpa-park? Parang wala akong ma-parking yan. Ayun naman ang parking ko. Ang pwede mag-park dito. Pakamakan ako eh. Dito pala akong papark. Ang layo ng park ko. Promise. Andiyan si Kapulong. Kapulong bro! Ayan, andun lang ako kahapon ano. Gusto ko nga palang personally hingi ng apology para kay Kuya Dapper kasi parang di ko alam baka medyo offending yung sinabi ko kahapon regarding sa malakas yung kanyang audio and personally publicly nag-apologize ako kaya di na baka medyo naglampas na ako ng boundaries ano so baka na-offend ang ating Kuya Dapper sa sinabi ko so I apologize nga pala dun sa sinabi ko kahapon but anyhow safe driving, yes ay si Claro, oh my goodness ang Claro, binisit tayo. Sorry naman oy ikonto ah. Monumental sa akin ito. Binisit ako ni Claro. Salamat ah. Grabe. Oo, nag-message na rin ako kay Kuya D. Sabi ko baka mamaya insensitive ako sa mga ganong bagay kasi. So, inisig ko siya na nag-apologize ako regarding that. Ay! Si Kay Malan, Kay! Gusto ko yung kanta mo kahapon. Napaka-relaxing yung kanta mo kahapon. Kagabi pala. Kahit na alam ko na antok ka na. Kitang-kita sa mata mong antok na antok ka na. Ah, Sheng. Baka next ulit, Biyernes Santo. Oo, si Kwan, si Paula mamaya. Ay, oo, matagal na namin kilala si Claro. Starting from... you know, Tita Mads TV, yan, first na ikwento sa akin ni Tita Mads TV si Claro, kaya nanonood din ako sa kanya. Nino Lods ka pala. Mga anong taon ng Biyernes Santo? Super antok. Alam mo, kitang-kita sa screen, kay, naantok ka. Eh, medyo malaki yung screen ko. Kaya kita ko yung mukha mo talaga. Ano yun? Kahita naman. Ano kahita? Ano kahita? Claro. Ayan. Pakita na ako. Tatago pa kasi ako.
Claro po, Kim. Busy ka lang kasi lagi. Pero lagi lang naman akong nandyan. Ay, ay. Ayan, kita ka po gayaan. Ay, Diyos ko, Lord. Nasaan banda? Asaan banda, Claro? Diyos ko. Sana nga. Mindset nga lang yan. Sabi nga ni Rio, mindset. Isipin mo na tinapay. Pag inisip mong tinapay ka, may initang ka talaga sa Pilipinas kasi para kang tinapay na nasa oven, di ba? Sabi nga ni Rio, mindset. Isipin mo na fruit salad ka o kaya ice cream na nasa loob ka ng freezer. O, di ba? Di malalamigan ka. Lods Kapulong, daming may crush sa'yo. O, ako nga, kahit ako, may crush ako kay Kapulong eh. Ah, galing si Lods Kapulong. Pati si Tito Mons, galing niya. Ay, salamat naman, Claro. Pero ibang level ang ating Kapulong kasi yung passion niya for songwriting. Ayan, nawala tayo noon, no? Yung passion niya for songwriting. Songwriting na tapos tumutugtog pa siya ng mga instruments and kumakanta pa siya. So plus factor 'yun para sa isang lalaki. It's a plus factor. Claro, Kim din. Daming nakaaligid sa iyo. Ay nako. Si Claro, marami nakaaligid diyan, marami ding basher 'yan. Both. So ibig sabihin pag marami kang basher, medyo sikat yan. Oh, kasi ako, buti ako, wala akong masyadong basher. Ang mga basher ko, yung mga anak-anakan ko, si Jen Cute, si Shay Sara, si, sino pa? Si, yung isang pumanaw na, at si Hechilin, yan. Yun lang ang mga basher ko. Pero si Claro, marami siyang admirer, marami rin siyang basher. Take news yan. Wala akong basher noon. Noon yun, meron. Ah, wala na. Buti naman, wala na. Kasi dati, ang daming basher ni Claro eh. Daming pupunta. Siguro mga, kung lang, naiinggit lang sa beauty ni Claro. Nagka-basher lang ako dahil sa mga kinakaibigan ko. Oh. Kahit binabash ka naman namin, love-love ka namin. Oo naman, alam ko. Ay, kahit naman ako, nang babash ako doon sa mga tipong alam kong kan lang talaga kaklose ko at yung alam nilang matatanggap yung pangbabash ko. Pero doon sa mga hindi ko masyado nakaklose, hindi ko masyadong binabash, baka kasi iba yung maging impression sa kanila at baka magalit. Hirap na. Yeah. Kay Mahalin, ikaw din, classmate. Basher din sa akin yung mga may gusto sa mga lalaking napasyal. Ah, okay. Basher din sa akin yung mga may gusto sa mga lalaking napasyal sa akin. Kakatrauma makipagkaibigan sa Whiter World. Totoo si Claro. Hindi naman kasi din sa yun nga lang kasi sa Whitey World, mabilis makipag friend kasi napaka napaka open kasi ng Whitey World. Ang problema lang sa Whitey World, hindi mo sila nakakasama ng personally, yung nakikita talaga. So, ang daling makipagkaibigan. So, hindi mo nalalaman talaga yung tunay nilang ugali. Kaya lang, napakabilis makipagkaibigan. So iba pa rin talaga yung kwan, yung nakakasama mo sila at nakikilatis mo talaga kung ano talaga yung personality nila kaysa do sa Whitey World lang. Mapipili mo. And syempre mararamdaman mo rin naman yan eh. Mararamdaman mo rin. Iyan ang natutunan ko. Tito Mon, shouty po. Ay, ang ating kurukurong. Kurukurong, good morning, true. Tipong ippm ka pa. Para awayin lang dahil pinagseselosan ka. Ay! Ako, Shay. Shay, medyo okan ka na rin eh, no? Medyo sikat ka na rin, ano? Medyo sikat. Kasi nagkakaroon ka na ng mga basher, baby Shay. Nakakatuwa naman ng baby Shay. Mayroon ng kan. Mayroon ng basher. Ayan. Learn from your mga ate, no?
you have to learn from your ate, like Claro, kung paano ang paano mag-deal sa mga ganyang mga kwan, sa mga ganyang basher. Kasi sila mga bihasa na sa ganyan. Alam na nila kung paano i-deal yung ganyan. Sa YT world, lalo na pag nasa LS ka, need mong pakisamahan ang mga tao. Tas minsan, kampante lang tayo, pinapasok mo sa buhay mo. Pero pag nagtampo sa'yo, ayun na, sisiraan ka na. Medyo may kaunting relate ako sa ganyan, ano. May mga selfish sila, intention sila sa iyo. Gusto nila sila lang ang papansinin mo. Sila lang ang bibigyan mo ng attention. Maraming ganyan, hindi lang sa sayo, Claro. Marami rin na nagsasabi ng ganyan ng mga ibang tao sa akin na ganun nga ang nangyayari. Which hindi lang din naman nangyayari sa YT world, pero nangyayari din sa tunay na buhay, ano. Hindi talaga natin masatisfy ang tao. Hindi ba yung tipong selfishly na nagsusupport sa iyo na ang gusto nila ay mapaganda yung kan mo, mapaganda yung career mo sa YT. Walang ganun. May mga selfish intention sila para sa iyo. Kasi yung tipong sobrang ina-idolize ka nila na ang gusto nila yung attention sa kanila lang. 'Di ba? Tama ba ako? Hi Monique. Monique 68, our Mexican friend. Yes. Viva Mexico. And shout out to you from Mexico. Monique 68 is in the house. Salamat. La. Malasik at inaaway ko nila. Kasalanan ko bang nagiging close ko yung mga crush nila? Hindi ako nagpapa-apekto sa ganyan. You can say that, Claro, pero minsan nakaka hurt din ang feelings minsan, di ba? Minsan kine-question mo din yung tao na bakit naman siya ganun? Bakit hindi siya makaunawa, di ba? Pero tama ka. After some time, kailangan mong isipin na bahala siya sa buhay niya kung hindi niya na ma-realize na yung pagiging selfish niya. Eh bahala na siya. Kasi kung mag-i-stick ka lang doon sa kanya, sa mga sinasabi niya, hindi ka mag-move on. Hindi ka na mag-YT. Andiyan ang aking tropa dito sa loob. Ayan. Sana'y magaling na ang aking tropa. At inuubuyan. Hindi ako. Sorry guys ha. Hiningal ako. Oh my God, it's too much moving, Tito Mons. Too much moving. Desert Angler. Just a Desert Angler. Shout out to you, my friend. And, si Claro Kim. Nagugulat na lang ako. May mga PM para sabihan lang ako na kung ano-ano. Saksak nila sa mga baga nila, jowa o crush nila. Isa ako. Nila. Di tumitingin sa iba. Grabe, ang galit ni Baby CC. Ah. Kaya ako sa pag-LSS, todo attention ko sa viewers, pero ayaw ko makipag-communicate in private. Ayaw ko makipag-communicate in private. Grabe naman yung CC. Maraming ganyan dito, Mons. Hayaan mo na sila, CC Shay. Just ignore them. Enjoy ka lang dito sa YT world. Ang masasabi lang natin dyan sa kanila, ano, inset sila. Ano? Insecure. Yes, insecure. Okay din yun. Well, huwag ka mag-add sa FB kung random people lang. At least kung medyo kilala mo na. Yep.
pag ganun, gantihan mo, harutin mo. Please, ginagawa ni ko niyan. Ni Claro mo pa. Si Claro mo pa. Nakita ko na kung paano mag-live yan. Truth is, dead mo lang, kulang, alam ko at alam ng lahat ng nakikilala sa akin kung ano-ano, sino talaga ako. Kaya, wapakils ako sa kanila. Bahala sila mapagod sa selos nila. Oh, privacy mo. Oh, tama yun. Isa lang ang ganti mo si Shay Sara. Harutin mo ang crush nila. Ayaw nga ni Baby Shay Shay ng gulo. Kaya nga, umiiwas siya. Kaya lang, pinaprivate message siya nung jowa. Na, alam mo na, inaaway na siya. Eh, alam mo naman ang aming Baby Shay Shay. Kanyan eh. Peace loving yan eh. Ayaw na niyang kagalit. Pero hindi mo maiwasan. Hindi mo maiwasan na may kagalit talaga. Basta ako, wala akong masama na gawin sa kanila. Yes. Ayan. Ikon mo. Gamitin mo yung mga advices ng mga ate mo, mga ako na yan, mga bihasa na yan sa Whitey World. Alam na nila, discarte nila. Si Claro pa. Nako po. Naka-BG mga yan pag ganyan. di nagkaroon ka ng mga extra viewers na mga naka-BG lang. Ano? Nag-aabang. Huwag mong kausapin sa PM. Pag may mga mag-M sa'yo ng ganun, sa LS mo, ikaw sumagot. Yep. Huwag mong lang bigyan ng time sa messenger kasi kakaroon sila ng satisfaction kasi sumasagot ka. Diba? Huwag kang mag-reply in PM. Yes. Huwag kayo mag-entertain sa PM kung may mag-message sa LS mo. Pagsabihan, pahiya mo yung mga yan. Yan. O, kasi kontrolado mo yung LS. Iyon, control mo talaga. Tapos sabihan mo sa mention mo name nila pag di katigilan. Yan, si Sarah. Yan, si Clar. Mga pro yan si YT. Agree. Mga ko na yan eh. At tawag doon. Anong exact word doon sa iniisip ko? Ano, wala sa iisip ko. Sasabihin ko na sana. Hindi lang pro. Alagang mga bestiyang mga yan pagdating sa pag-handle ng mga basher. Di ba tama ako? Ang daming basher ni Claro yan dati. Aming mga akala nila inaagaw yung mga boyfriend nila sa live stream ni Juan. If in the first place, bakit naman yung lalaki ipunta ng punta kay Claro, di ba? Di ba? Siyempre, there's something in Claro, di ba? Idaan mo na lang sa smile at relax ka lang sa LS mo. Huwag kang magalit pag nagyayaw-yaw ka. Which... Di kasi pagka pinakita mong irrational ka, ikaw yung magmumukhang kwan. Bad, di ba? So, huwag kang magagalit. Pwede mo silang i-bash ng nakangiti lang. Yeah. Hanggang ngayon, iniisip ko pa yung isang exact word para kay Claro. Hindi ako nagagalit si Claro. Okay, ang saya ko pa nga pag nababuli ko sila. Ay, may pagka-devilish din itong si Cesar. Huwag ka mag-reply sa PM. Tanda mo yan. Nakakainis man, pero need mo i-control yung inis mo. Sa LS mo, banatan. Kay Mahalan, meron ba tayong LS session mamaya? Ay, naghahanap na ng kantahan. Iba ako eh. Nag-iisip ako ng bansag.
Nag-iisip ako ng bansag sa eh. Kay Claro eh. Kaya ikaw, Shay, manunood ka ng mga pro sa pag-handle ng ganyan, kagaya ni Claro. Panuorin mo siya kung paano siya mag-LS para malaman mo kung paano tamang pag-handle ng mga basher. Kailan ba ako nagalit? Pagkakantahin ko na yung mura sa ere. Tuwang-tuwa pa sila kasi sweet pa rin daw. Mangungulit ako sa LS nila. Sabihin mo na lang, pag di ka tigilan, jajuwain mo yung lalaking crush nila. Wait lang, nagsusuklay pa ako. Uy, sarap nyo kausap ha. Grabe kayo ha. Ay. Ayun, naisip ko na. Sakon nga pala yun sa Mobile Legends. Savage, oh, di ba? Savage yung siguan. Si Claro, okay. Ang exact word ko dyan ay kwan, savage yan. The goddess. Ito ang LS niya. Oy. Daan ka kay Claro maya. Check mo LS niya. Yes. Daan kayo kay Claro. Para malaman nyo, ha? Kung paano mag-handle sa mga kwan. Pero sabi niya, wala na raw siyang mga kwan eh. Wala na raw siyang mga basher ngayon. Mahirap kasi yung bait-baitan. Ayan din naman ang sinabi sa akin ni Tita Mads noon. Nung kinikwento niya si Claro. Si Claro. Mabait yan, pero kanyan. Pag yan ay may kumanti sa kanya, sa kanyang live stream, ay lagot ka. Mabait yan sa mabait sa kanya. Pero pag ikaw, ay wala ka sa ayos. Tay ka kay Claro. Dahan dikit sa'yo, Sisi Shesara. Para makita mo ang galaw, ang malupit. Manglalandi at manglalandi yan. Lalo kang lalandiin yan pagkaya ni Kwan. Pag ika'y pasaway doon. Pero mabait yan. Ay, andyan ang ating hatid bound queen. Ating Michelle Togade. Shoutout naman sa'yo. Ating queen kalabasa. Ganitong jowang-jowa ako si Claro. Nako. Baka patulang ko talaga mga crush nila. Short. Visit ka si Zara. Ay, okay ang temperature natin ngayon ah. Wala yatang hangin ngayon, 24 degrees Celsius, saktong-sakto lang. Chill-chill lang. Ganun talaga sabihin mo, yung pinagseseloso nila, harutin mo sa LS mo. Kanina pa ako dito. Nagre-reklamo na si Michelle. Eh kasi si Shay kasi ang kulit eh. Kaya hindi ko mapansin si Michelle eh. Nangunguna kasi si Shay. Kuratin mo nga sa singit yan na Michelle si Shay. Hindi ko mapansin talaga si Michelle eh. Kanina pa dito eh. Ay ko lang. 1 hour lang ako guys. Update lang ako ha. Para kan. Wala na tuloy si Bebe Jen Kiyot. Bebe Jen Kiyot. May mga basher ka rin ba dyan, Bebe Jen Kiyot? Huwag mong tigilan yung lalaki. At di nag-a-I love you sa LS po. Ako pa naman yung pangazar. Talaga ako minsan. Ang aliki na inis nila yung panggagawin ko. Basta wag ka lang magsasalita ng pangit na sa mga babas sa'yo. Oo, kasi they will take it against you, no? They will take it against you. Sabihin nila, ay, bakit ganito si Kwan? O kaya halimbawa, magmumura ka, magsasabi ka ng mga masama. Pa sweetums ka lang.
In the first place, bakit naman yung mga lalaki pupunta doon sa mga LS ninyo, di ba? Kung sila ba yung mga disenteng tao, yung mismong lalaki ang bakit nagpipilit na pumunta doon sa mga LS? Kung ayaw talaga ng mga girlfriend nila, eh kung mahal talaga sila ng boyfriend nila, pahalagaan yung opinion nila. Hindi sila para pumunta sa mga ganong LS, di ba? Ibig sabihin lang, eh hindi ganun ka ng respeto at tiwala nila sa isa't isa. Nag-gets nyo, no? Pag may tiwala ka sa isang tao, kahit ano pang gawin yan, kahit mag I love you pa yan doon sa isang babae, sa LS, at meron kayong tiwala, respeto sa isa't isa, hindi mo para awayin yung isang girl, yung nagla-live streaming, hindi mo para awayin kasi may tiwala ka doon sa lalaki. At may tiwala, binabalik din yung tiwala ng lalaki sa'yo. So kung ganun din lang nangyari, eh hindi kayo nagmamahalan. Walang pagmamahalan sa inyo. Nag-gets nyo? By experience na yan as a married man, no? Na ako, kahit ako, naglalandi rin ako sa kwan eh, sa LS. Sabihin ko, I miss you, I love you. Diba? Pero it's just a type of endearment na pinapakita mo lang na close ka sa isang tao. Na kaya mo siya namimiss. Hindi ibig sabihin na may gusto ako sa kanya na gusto ko siyang maging girlfriend. Hindi ganon. Walang ganon, beshi. It's just kagaya ni Bebe Shay, sabihin ko, Bebe Shay, I miss you, di ba? I love you. Pero hindi tayo dumating sa point na gano'n na nakakausapin ito na yung asawa natin na, bakit nag-I love you ka? Gusto mo na ba siya? Hindi gano'n eh. Meron kaming tiwala sa mga sarili namin eh. Di ba? Basahin mo ang comment ko dito. Saglit naman, nagsasalita ako. Kaya mag-backread ako. Ayan, huwag mo. Ayan. Ako pa naman ay mapang-asar pa talaga minsan. Ayan, basta wag lang talaga magsalita ng pangit sa iyo, okay? Hindi ako magsasalita ng pangit, Sisi. Makiban lang kung pangit sila. Talaga, grabe siya. Asarin mo lang. Pero wag below the belt. Idol Shay Shay. And Idol Shay, oh, I remember. Who's that Pokemon? Ayan. Hello, Tito Mons. Ayan, si Miss Mel. Smell Lapitan, good morning. Madalas kuya, kung sino pa yung di-jowa, sila pa yung galit. Ewan ko, it's a type of insecurity na. Hindi mawala sa tao yun. Meron silang insecurity sa sarili nila. Kaya sila ganun, kaya sa nagagalit. Nasa labas pa ako, Tito Mons, may appointment lang. Oy, ingat po, Miss Mel, ha? Ingat po kayo dyan. And open-minded dapat pag nasa social media ka. Christian Nicolas, andyan na ating Christian Nicolas. Simply Lorena, yan. I'm single, ready to mingle. Ganyan ang galawan sa YT kahit joke-joke lang. Yeah, it's an entertainment pagdating sa YT, ano? You know? Wag ka lang gagawa ng mga actions na alam mo na ikagagalit ng asawa mo o kaya ng girlfriend mo. Mga bagay na nag-gogobian ka na, 'di ba? yung mga foul. So, kung sa kan lang tayo sa YT, YT lang tayo, no? I love you, I miss you. 'Di ba? Ganun lang. Do not gobian. Magme-message ka pa sa kanya ng mga something intimate, no? Wala nang ganun. Kanang ganun. Bahala sila magalit. Sila naman na may stress. Basta tayo, chill lang. Lods Kapulong. PG lang muna ako. Dito mo. Sige, Christian Nicolas. Salamat, ha. Nagising na, ohaw. Ayan ang aking sisi. Sisi Queen. Hera. Maaga pa dyan, ano? Lambing-lambing lang sa LS. Ayan. Actually, alam mo, minsan pag ako naglambing talaga din sa LS, I mean it.
Totoo yun sa sarili ko pag naglalambing. Hindi ako yung parang tipong nagchachar-char lang na na-miss kita, I love you. Pag nagsabi ako ng na-miss ko, alam mo, na-miss ko si Bebe Shay Shay, na-miss ko talaga siya kasi hindi ko siya nakikita sa LS. Pero hindi ako yung tipong yung plastic na kahit sino na lang sabihin mo, I love you, I miss you. Pero pag sinabi ko, it's just a type of endearment. Hindi ibig sabihin na I will go beyond that. Na gusto ko siyang maging jowa, gusto ko siyang maging girlfriend. Kasi alam ko yung position ko sa buhay. Alam ko na may asawa ako. Diba? Na mahal ko yung asawa ko. Ay, charot. Malaking... Exit na ako, prepare mo na ha. Okay, sige. Mag-LS pa lang ating Claro ha, guys ha. Dalaw kayo ha kay Claro. Ay, shay, dalawin mo si Claro. Kapulang! Yan. Kuya, ito mo sexy mo. Okay, sige. Malambing talaga ang boses niyan, pati sa pagganta. Morning, nagising sa usapan. O nga, ingay ni Tito, yun, no? Bali, mag-call lang ako. One hour lang ako, guys. Justin Kate! Justin Kate, salamat, ha? Support ng ating Team Savvy. Basta ako malaming talaga, bahala na lang kayo mag-isip na kung ano-ano, kung iba dating sa inyo. Iyan ang natural natural na talaga yan si Baby Shay Shay. Nagsimula pa lang siya sa YT, ganyan yan siya kalambing. So, yun na talaga ang personality niya. Oo, tama. Ganyan din ako, kuya. Daan ako kay Clar. Yes. Daan ka kay Clar. Hello po. Hello. Yan. Si aking sisi Queen Hera. Akala ko may gandaan. Ay, pugak. Si pugak ang poging kalbo. Ang ganda lalaki yan si pugak. Sana all na lang tayo. Ako eh, kalbo eh. Walang gandang lalaki. Pero si pugak, bagay na bagay sa kanya yung pagkakalbo. Anong masasabi ko lang po ang sumeryoso social media talo? Basta long time ago, love at support ako sa Tito Mons ng bayan. Di ba po, Tita Mads? Oo, since the start, andyan ang Christian Nicolas. Lagi talagang nakasupport yan sa Christian Nicolas starting from with Miss Charlotte. Si Christian Nicolas na lang ang last nakita ko na talagang laging andyan na nakasupport. Palakpak na sana ako. Ano ba naman, Aisha? Walang ba kilala mo? EGD na ito. Oo, mag-intay ka lang, Asya. Wala pang mga APEC. Magmamadali ka. Sabunutan kita dyan, eh. Yeah. May love shoutout sis kay Mahalan. Support din po natin si Basta Ako Masungit. Hindi naman. Simple Lorena. Parang napaka ako naman kasi nito. Yung mga soft-spoken to si Lorena. Wala kang masabi dyan kay sis Lorena pag nag-live stream yan. Hindi ko makita ang sungit ni sis Lorena sa banda. Pinopromote ko rin nga pala yung live stream ni Manoy RDN, guys. Gusto ko nga palang i-announce sa inyo na si Manoy ang pinaka parang magiging pang-front natin for endorsement ng ating mga channel, no? Ang ating channel. Ang naging plan namin kasi with Manoy RDS is magkaroon siya ng weekly draw ng Pajikash. Siya yung parang ating promotions manager ang dating. Meron siyang
it will be permanent, guys, no? Weekly may pa-Gcash si Manoy, 5 winners ng 100. 5 winners of 500, 100 pesos. 5 winners ng 100 pesos every week po 'yan. Non-stop po 'yan. Every Friday. So I would recommend na puntahan niyo si Manoy RDN pag siya'y nagla-live stream. Ang napakasimple lang po ng ating mechanics, magbabakas lang kayo dun sa mga ibinababa niya si Manoy RDN. Magbabakas lang kayo and you will get a chance to win 100 pesos yan. And 5 winners ang kanyang bubunutin sa kanyang live stream. So malay nyo, no, kayo mabunot. Sayang din, ano, pambili rin ng toyo sa kasuka. And nakipagdikitan pa kayo sa mga kanatin, sa mga friends natin sa FB. Bakit may pusa ka na dyan? Maybe say. Nalabas yung mga pusa mo dyan. Toyo. Asin namin, tito. May mga ganun. Pambili ng asin, pambili ng toyo, pambili ng... Kasi magkano na lang ang 100. But we're still hoping na medyo lumaki yung ating fund, no? Sana makahanap tayo ng mga sponsors na mag-fund sa atin. Kasi ngayon parang nasa kampa lang tayo, experimentation stage tayo. Tinitingnan natin yung pasok ng tao with Manoy RDN, kung dadami yung pasok ng tao. Kapag marami yung pumasok na tao, then baka mag-expand tayo, maglakihan natin ang ating fund. And soon baka magkaroon din tayo ng mga charity activities. Hopefully, no, pag medyo lumaki rin yung fund natin, yun yung aking pinaka parang vision sa ganyang sistema. Magkaroon tayo ng mga charities. Tulungan natin yung mga less fortunate. Ayan, mga ganun. Sa ngayon kasi medyo nage-experimental pa lang po kami. And hopefully makakuha pa kami ng mga generous sponsors na same yung vision nila, yung makatulong sa ating mga kapwa Pilipino. Oy, si Clay, salamat, ha. O, binisita ulit ako ni Clay. Gusto ko yan, mga charity event. Oh, maganda nga yan. And makukuha tayo ng mga tao na pwede nating maging parang coordinator for mga charity. Yan, go ako dyan, tito. Like, for example, yung mga feeding program, yung mga ganyan. Or kaya mag-sponsor tayo ng mga bags or mga school supplies pagka mga may pasukan. O kaya may mga mapipili tayong community na pwede nating tulungan. So, one step at a time muna tayo. Mag-start muna tayo kay Manoy. Let's see kung saan tayo aabot, ano. Ayan ang ating umamira. Ginagawa ng iba yan, Charity LS. Oh, yes. Yan, Charity LS. Sa ngayon, medyo mahina pa yung kani, yung dating. So, nasa experimental stage pa lang kami. We'll see about that. Oo, Clay, sa Pinas. Yun talaga ang aming parang pinaka-mission sa group. Oy, nag-live na si Kay Mahalan. Live na si Kay Mahalan. At malapit na rin naman ako matapos, actually. So, support tayo kay Kukay. Oy, ang Miss Imo Covers. Miss Imo, shoutout sa iyo dyan. At ang ating si Miss Jane na ang babaeng walang pahinga. Si Jane. Si Loading. Si Amira, ang ating Loading. Kapulong, naka-live na. Iniwanan ka na ni Kay Mahalan. Ay, nag-notification na sa akin. Naka-live na. No, di bali, 5 minutes na lang naman ako. Mag-end na rin ako. Support tayo kay Kwan. Iniwanan ka na. Good to hear po.
sana makahanap ng mga sponsors this month. Oo, Clay. And ngayon kasi sinisimula namin kay Manoy RDN yung mga pa-Gcash-Gcash. Big help din para sa mga alam mo yung mga nasa bahay lang at mga misis, mga kapatid na nasa bahay lang to help ng mga maliit na amount lang, 100 or 200 pesos pa Gcash. Ang gagawin lang naman kasi nila is magbakas lang dun sa mga ibinababa ni Manoy RDN. And in the same way, matulungan yung mga sponsors. So ngayon, kung kami, nagtulong-tulong kami ni Kuya Roldan, ni Simply Lorena, ni Kruvilski. Apat kami, kumbaga kami yung magiging pioneer, nag-start na kami ng ganyan with the channel of Manoy RDN. Kasi si Manoy RDN hindi na makakanta sa mga live stream eh. So, ginawa namin siyang parang promotion ng mga channels. Justine, thank you so much. Salamat sa support ha, Justin Kate. Eh, baka may mga kan kayo ha. Oy, si Elenios. Clay, salamat ha. Kita ko ulit si Clay. Basta ako, manggugulo lang sa YT pagising nito. And i-announce ko rin nga pala yung upcoming birthday LS ko. Birthday live stream that will be in April 23. April 23, 10 PM Pilipinas time. Wala po akong in-invite. It's a first come, first serve kung sino mga akyat. They can have 2 songs each. Yun na po maximum. 2 songs each sa aking birthday. Magbababa po ako ng hagdanan. Sa mga gustong kumanta at mag-dedicate ng song, you can come up po. Pero wala po akong specifically in-invite. Ang nagsabi lang sa akin actually is si Kay Mahala ng Alpha Angels. They will start the live stream. Sila yung mag-start and after that they can anybody can come up. Okay, salamat ha. Andiyan din ang ating Nota Moto, the Power Duo. Meron ding birthday ang ating Mari Mari. That will be on May. Okay, so after my birthday, doon naman tayo magsusupport sa ating Mari Mari. Bon Jovi, thank you so much. Ano sabi ni Sis Queen? Ba't tumatawa ka? Basta ako susuporta sa inyo hanggat gising ako. Sis Lalayan, si Lala. Maninilip lang po ako basta may time. Salamat, Miss Imo, ha? Tama. Suportahan natin si Mari Mari. Makikisin tayo doon. Ay, pag may chance tayong umakyat, kanta tayo kahit 2 songs lang with Mari Mari. Just to give our support. Out na ako, Tito Mon's work mode na. Bye-bye, Clay. Bye-bye, ha? Ano ba si Novis? Novis! Uy, salamat sa talo mo sa akin ha, Nobis. Naol ka kanta. Manta ka din, uy. Ang ating umlala. Ang ating umloading. Bye. Dala tayo eco bag pang share sa birthday. Sana op ako sa LS ni Mari Mari. Ayaw nga eh. Ayaw. Tulog ko na lang. Ay, salamat sa inyo guys. I really have to go na. Naka 1 hour na ako and I have to give support also with Kay Mahalan sa kanyang live stream. So, kung sino man, hindi ko alam yung iba kung may mga live stream kayo dyan. So, ang nakita ko lang nag-pop up sa aking screen is si Kay Mahalan.
So for now, pupunta muna po kay Mahalan. Sabi ni Idol Shay, bye na daw eh. Ninahan ko na. Oh, sige guys, bye-bye ha. Salamat sa mga inyong support ha. Grabe. Grabe ang support na natatanggap ko sa inyo. Kita ko talaga kayo dyan na present kayo. Salamat ha. Bye-bye na guys, bye-bye. See you soon ha. Bon Jovi, salamat kay Bon Jovi. From Team Savvy. Bye everyone, ang init. Oo nga daw, napaka-init. Ang Pilipinas. Nagpo 40 degrees Celsius. Basta isipin mo lang na kon ka. Basta ang mindset mo, ice cream ka para hindi ka mainitan. Si Jen Cute kasi iniisip siya, tinapay siya eh. Feeling niya nasa oven siya. Ah, bye-bye na guys. Bye, Simply Lorena. Rosemary, yes. Thank you guys. Salamat po.